Mainit na naging pagtanggap ng mga mamamayan ng bayan ng Llanera Nueva Ecija sa pagdating ng mga senatorial candidates na sina Risa Hontiveros, Laila De Lima at Fanfilo Lacson sa bulwagan ng munisipyo ng Naturang Bayan upang makiisa sa Climate Change Adaptation Forum. Ayon kay Mayor Lorna May Vero, ramdam na ng mga tao ang lumalalang climate change sa mundo. Hindi umano ito dapat ipagsawalang bahala, lalo na ang epektong dulot nito sa kabuhayan ng mga magsasaka sa kanilang bayan, maging sa buong lalawigan. Like everyone else in Nueva Ecija, kasi rice producing tayo, di ba? Yung pagbabago ng panahon, katulad ngayon, may El Nino, di ba? So, apektado yung, o kaya pag may mga bagyo, yung alternate na kawalan ng tubig at maraming tubig, sobra-sobra, nakakasira talaga ng pananim natin. Hindi lang ng palay, kundi ganun din ang gulay, ganun din ang paghahayupan. So yun ang malaking challenge. Sinugundohan nito ni dating senador at rehabilitation czar Panfilo Lacson. Ikinuwento din niya ang naging karanasan niya sa pamumuno sa pagtama ng bagyong Yolanda sa Tacloban. Aniya, kinakailangan na maghihanda ang publiko sa padalas ng padalas at padami ng padami ng mga nararanasang kalamidad sa bansa. Dagdag pa ni Lacson, sa kanyang pagbabalik sa Senado ay itutulak niya ang BRAVE o Budget Reform Advocacy for Village Empowerment na naglalayong ayusin ang budget na hindi nagalaw sa mga nakalipas na mga taon at direktang ibibigay sa mga local government units upang magamit sa mga proyekto na nangangailangan ng pondo. Ito lang yung isang magandang pamamaraan para umasenso yung lahat ng mga LGUs na sa ganun umasenso yung buong Pilipinas. Para naman sa dating direktor ng PhilHealth na si Risa Hontiveros, bukod sa climate change, kailangan din ng bansa ang kalusugang pangkalahatan o universal healthcare na kanyang sinusulong sa ikatlong beses niyang pagtakbo sa Senado. Matatandaan na ang dating kongresista ay hindi pinalad na manalo sa kaparehong posisyon sa mga nakaraang eleksyon. Anya, naniniwala siya na ang Senado ay hindi lamang para sa mga may bigating apelyido, kundi maging para sa mga ordinaryong mamamayan na may extraordinaryong pangarap para sa bansa. Ang advocacy akong dala ngayon ay yung universal healthcare o kalusugang pangkalahatan. Ibig sabihin sa konkreto, doktor sa bawat barangay, abot kayang gamot, empowerment ng ating mga barangay health workers at saka health education. At ito pwedeng mangyari sa mga panukala kong super barangay health centers. Justice without fear or favor ang pangako naman ni dating Department of Justice Secretary Laila De Lima sa pagsabak niya sa Senado. Bukod sa pagiging Justice Chief, nagsilbi din chairperson ng Commission on Human Rights si De Lima. Isusulong daw niya ang pagbibigay ng hustisya, paglaban sa korupsyon at pagtatanggol sa karapatang pangtao. Nakita ko ang mga kulang din sa ating batas na sa, tungkol sa justice system, kung ano pa yung mga gaps. Kasi yung, you know, my term is just co-terminus with the term of President Noynoy, which will end sa June 30 of this year. So parang hindi sapat din yung naging 6 years na sa pag-ano ng mga pwedeng maitulong sa pag-improve, pag-enhance, pagpabilis ng justice system natin. Danira Gabriel para sa Balitang Unang Sigaw. Unang Sigaw.